Good morning po sa ating lahat. Ako po si Dulce Maridon of Santa Feeds Corporation. Andito po tayo ngayon sa Pangasinan. So, today po, I would like to share with you some information regarding on puliculture, bangus with vaname sa isang palaisdaan. So, maaari pong magtanong kayo, bakit po puliculture? Dito po kasi sa Pangasinan, mahilig po yung mga operators po dito na ihalo yung bangus tsaka vaname o kaya bangus mixed with sumpo or kaya bangus mixed with tilapia. Ang vaname po kasi is a high value species. So ito po ay mataas yung presyo sa market. So ang regular size po nito, lalo na po pag 12-14 sizes, grams, naglalaro po ito sa around 180 per kilo. Pag nasa 15 to 18 grams naman po tayo, which is yun po ang pinaka-common na size. That is about 3 months in culture. So naglalaro po siya na nasa 200 to 220 per kilo. Madali lang po ang puliculture kasi po bangus mixed with vaname. Kasi nga po, wala naman po siyang pagkakaiba doon sa traditional way of culturing bangus. So, bakit nga po magandang isama natin ang vaname sa bangus? Kasi po, ang vaname po, according sa mga operators, ito po ay isang species na madaling i-culture sa palaisdaan. This species has a very high tolerance in low or high salinity, low or high temperature. So, napaka malusog po nila na uri ng isda. Hindi mahirap i-culture dahil po hindi po sila maselan kumpara sa ibang species na inaalagaan like sugpo. So, kagaya ng dati, no, pag tayo po ay pipili ng isang lugar para tayo ay magpalaki or mag-culture ng bangus o kaya kahit anong klase po na i-culture natin, kailangan po tayong tumingin ng magandang lokasyon para sa ating mga inaalagaan. So, unang-una po dito, yung pond site. Dapat po malayo sa mga domestic waste. Dapat po yung palaisdaan mismo ay accessible. Pangalawa, kailangan din po natin ng enough source of water. Dapat po ay malinis dahil alam naman po natin na doon po nakasalalay ang kalusugan at paglaki ng ating mga inaalagaan. Pagkatapos po nun, kung maaari po, piliin po natin yung palaisdaan na pwede po nating ma-sundry. Kasi kailangan na kailangan po yun. Para po, kung kailangan pang ma-scrape, mas maganda po para po mabawasan po yung hydrogen sulfide na yun po yung cause. Toxic po kasi yun para sa mga inaalagaan natin, lalo na sa mga vaname na ang ano po nun is magkaklag po siya sa mga gills po nila. So yun po yung pinaka-iingatan po natin na hindi po mangyayari. So kapag tayo po ay nakapili na po ng lokasyon at yung pond site na maaari po nating i-culture po ang ating mga inalagaan, tiyakin lang po natin na yung bawat dikes ay hindi sira-sira. Tiyakin po natin yung mga nets natin ay walang butas at bago, malinis. At siguraduhin din po natin yung lalim ay nasa 1 meter to 1.5 maximum. So, yun po ang pinaka-ideal na water depth na pwedeng tarahan ng ating mga inaalagaan. In a pond preparation po, ano, ang una po natin gagawin after po natin na isundry, kunwari po na isundry na po natin, na scrape na po natin, mas maganda po, pwede din po tayong mag-apply ng agri-lime. Ang agri-lime po ay nakakatulong po ito sa pag-neutralize ng pH po ng ating pond bottom o mismong yung soil po natin.
Bali, ang application po nito nasa 500 kilos per hectare. So that is about 10 to 15 bags of agri-lime. So after nun, magpapasok lang po tayo ng mga 10 to 30 centimeters na babaw ng tubig. Sa polyculture po kasi, yung bangus at saka yung baname, kumakain po sila ng mga natural food. So, pwede din po tayong maglagay ng inorganic or organic na pampataba para po magkaroon po ng mga natural food yung palaisdaan natin. So, dyan po ang papasok po dyan yung lablab. Now, yung lablab po, ito po ang pinaka-the best na pagkain para sa bangus at ganun din po sa vaname. Lalo na po na yung nasa ano pa sila, nasa fingerlings pa sila. After nating mag-apply ng organic at inorganic na pataba, after one day, pwede na po tayong magpapasok ng tubig at a minimum depth of 1 meter up to 1.5 meters. So, hayaan po natin siya ng almost 1 month. After 1 month po, ready na po tayo mag-stock ng mga bangus natin. Ang next po natin na i-consider, tiyakin po natin na ang similya na ilalagay po natin ay kwalidad, walang sakit, at malusog po ito. Para hindi naman po tayo magka-problema sa tuwing lumalaki na po sila. So, ang pinaka-common dito sa Pangasinan, after 1 month na nandun na po yung mga similya natin na mga bangus sa palaisdaan, to follow naman po yung fry natin na vaname. Bakit kamo 1 month? Kasi po, ang days of culture po dito ng bangus sa Pangasinan is nasa 1 to 4 months. Ang vaname naman po dito, nasa 3 months. So, ang pag-harvest kasi dito sabay-sabay. So, para sabay yung pag-harvest, dapat mauna muna ng isang buwan yung bangus to follow yung vaname natin. At saka yung pagpili naman po natin ng vaname, siguraduin po natin, ito ang pinakauna nating isaulo na ang pinagkukunan po natin ay accredited po. Para makasigurado po tayo na walang virus, walang diseases, walang deformities ang mga inaalagaan natin. At makakasiguro din po tayo na wala po tayong ma-introduce na any virus sa ating magandang palaisdaan na sadya naman po nating prepare para sa ating mga inaalagaan. Sa pag-i-stock po sa ating palaisdaan, depende na po yun sa operator kung ano po yung priority niya. Kunwari, priority niya yung bangus, yung 6,000 square meter po yun ay i-aalat niyo po dun sa pangbangus. At yung remaining 4,000 square meter, yun po yung sa vaname. Ngayon po, kung priority naman po ng operator yung vaname, yung 6,000 square meter ay i-aalat niyo po doon sa vaname na 10 to 12 pieces per square meter. Tapos yung remaining 4,000 ay para po sa bangus, which is 1 piece per square meter. During the stocking, wag po tayong maglagay ng similya around 10 to 12 noon kasi yun po ang medyo tutok na tutok yung araw. So, mas ideal po na ihulog po natin yung ating mga fingerlings early in the morning or late in the afternoon. During sa vaname naman po, meron po kasing mga accredited na mga hatcheries na kumukuha lang po sila ng sample dun sa mismong palaisdaan natin para i-acclimatize na po nila yung mismong larvae po doon sa hatcheries nang sa gayon man na hindi tayo mahirapan na i-stock po yung vaname, yung larvae natin ng vaname doon sa mismong palaisdaan po natin. Dahil more or less, magkapareho na po yung salinity ng tubig natin at yung tubig doon sa mismong pagkukunan po natin. Ang
pinaka-acclimatization na lang po natin na gagawin po natin sa mismong palaisdaan natin is yung plastic po, hindi po natin idiretsyong ibuhos yung ating mga larvae. Ipatong muna natin sa tubig para magkapareho yung temperatura sa loob at sa labas po ng environment. So, na pag na-stabilize na yung temperatura, pwede na po nating dahan-dahang pakawalan ng ating mga inaalagaan.